Good morning mga kabaryo, no? Parang matagal na yan, ha? Pupunta lang kami dun sa ano, yung nagpapakiskis. What? Rolling na pampakiskis. No? Ang aga-aga, baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. So, observe lang kami kung ano yung ano, paano yung sistema ng pagkikiskis nila. Versus dun sa yung sa pwesto talaga. So yan mga kabaryo, sama lang kayo. Masid-basid tayo. Tara. So yun mga kabaryo, no? Makinig kayo lahat. Kumisan, kumikita sila ng 4,000 a day, pero hindi pa ganun kapuspusan yung kita nila. Hindi 8 hours. Basta po meron lang tawag sa kanila, so yun, pupuntahan nila. So, 4,000, ngayon expenses nila 1,000, so matitira din yung 3,000, tapos 30% ang bawat isa ng kanyang empleyado. So yun mga kabaryo, yung one sack of palay, inaabot ng 30 kilos yung bigas. Pag kay kuya, usually yun talaga. Iba meron ng pencils, ganun pencils. So yun mga kabaryo, no? Yun nga. Ang isang sack ng palay, inaabot ng 30 kilos ng bigas. Yun, di ba kabaryo? Tatlong buto bigas yun. Tatlong buto. So, masikilta. Isang parang may ala. 15 sack of palay kaya nila in 1 hour na igiling. Isa yung 15, sir, mga ilan yun? Ilang sack of rice? Isam na bulto ng bigas na yun. Isam na bulto. Maganda rin talagang business to, sir, ano? Palay. Bibili ka ng murang... Maganda business to kung may kasuker, kung ala. Talagang may regular customer yun. Kung ala kayong regular, ay arari. Pero kasi alam ko, sir, marami na talagang yumaman sa amin. Namimili ng palay, ginagawang bigas. Kaya meron silang mga... Pero rito, pero lang dito. Hindi naman kasi pag-anihan lang dito. Pagka-lalo ka nila, lalo rin. Ito kasi mga dito, parang pang... Pang ano to eh. Kumbaga pang-imbak. Pangkain nila. Pangkain lang nila. So yun, mga kabaryo, no? Nakakuha tayo ng konting detalye, no? About dun sa business ni sir. Sir, ano po? Antonio. Sir Antonio. Sir, Kabaryo Channel po kami. Wow naman! Wow! Wow! Tignan natin mga kabaryo kung paano bibili niyo. Kasi ano pa lang kami ito ngayon, yung basal nito ngayon na abot ng 600. Ang ganito ko. Okay, pero mas mahaba rito ng konti. Kumbaga, mas remodel na yun. Mas ano lang. Mas ano tayo. Pero ito sir, 20 years na sa inyo, kumbaga sulit na siya. Ako pahang pala nung araw, 50% na yun. Ah, gano'n. Eh, so ngayon sir, magkano? Paano ba laban nyo dito? Actually, wala akong magkano pa. 250 per kilo ng rice. Bigas na yun. Ano siya, ng bigas po. Sa inyo mga kabaryo, no? Conforme sa kilo. So, kumbaga, 250, kung before, 50 cents lang per kilo siguro, 1980. Yung mga kaya yung 50 kilos, 127 dollars. Ah. Sa ngayon, sir? Sa ngayon? Oo, kahit saan. Kahit yung nakapirmes. Same lang. Same lang yung sa... Kahit yung nakapirmes, baka kami. Same price lang. So, hindi ka pwede magpababa, hindi ka pwede magpataas. Oo, kasi... Ay, pwede ka magpataas, hindi ka pwede magpababa. Oo, lugi na. Kaya nga lang, kung magpapataas ka, alam na kayo magpapataas ka, okay. Kaya susunod ka rin, susunod ka sa nakapirmes. So, 250 per kilo, per 1 kilo. So, yun mga kabaryo, same price, 250 per kilo ng makukuha nilang bigas, dito at saka dun sa pwesto. Ang difference naman po nun dito, automatic, pag tinawagan nyo sila, sir, hindi nyo na kailangan pang pumunta ng bayan para iupa ng sa tricycle, no po? Oo. Iupa. So sa kanila, tawag mo lang, maya-maya, nandiyan na sila. Uy! Shit! Sorry. Antik na mga kabaryo. So nagkaka... Bigat ng 50 kilos yun, eh, kung tumama yun sa tao.
Patitignan natin kung paano. Pamilyado? Oops! Bigat, no? Kaya ko din yun. Yabang-yabang nito. Bruh! Oh, sige, sige. Para sa inyo. Sige, oh. Okay. So yan mga kabaryo, start na. So tara. So yan mga kabaryo, separate yung doon. Tara. Bagong ani. Tapos yung balat ng palay yung tumatapon. Apat pala yung kailangan tao. Kanya-kanya silang posisyon, may tagalagay ng palay, may tagakuha ng bigas, may tagamonitor para dun sa bato, sa kaya-ari na sa larat. Tinitimbang nila ng 25 kilos per sack. Yan. Tapos tatay na nila. Yung unang giling masyadong mabato. So kailangan magdalawa, magsete na sala para matanggal yung bato. Kailangan talaga ng pangalawa. Tatry din ginagawa ni Kuya ng manahe. Ito yung finished product na po, mga kabaryo. Kumbaga na, kasi yung freestyle na to, wala nang bato. Sir, magdami yung sinunod. So yan mga kabaryo, ito yung tinatawag na garak. Ano ba yung balat ng palay? Garak yung parang balat daw ng palay na
So yung mga pipis na palay, ito yung nilalabas na resulta kaya. So yun, before nung wala pang pesting yung baboy, 10 pesos per kilo. So ngayon, walang sa pare namin, di lang may baboy yan. Yung mga baboy pa dito, mga native, so ilan-ilan. So mura na yung kilo nito. 3 piso na lang, compared dati nung may mga baboy dito, 10 pesos per kilo. So yun, lang ko yan. Hindi pa mabubutas yan. Ah, hindi. Secure na secure yan. Actually, mga kabaryo, dati, matagal na pala ko. Nag-tapa ako. Kaya magsasakarin ako. Nasubukan ko rin mag-ganyan. So, kaya na-idea na ako. Yabang-yabang nito. Ilan na 19 sacks of palay ito, di ba? 19. So 19 sacks of palay po yung ang tawag dito, giniling. So ang nilabasan po ng bigas ay 11 sacks of rice. So 11. So yun, yun po ang resulta nung 19 sacks of palay. Nagkaroon ng 11. 11 sacks of rice. So yun mga kabaryo, no? So yun sa mga gustong kumunta, no? Kontakin nyo lang po si Antonio Tumpalan ng Santa Rita, Quezon, Nueva Ecija. So yun, hanggang sa muli mga kabaryo, tinatapos yun ang vlog ko. Sarang to, magandang hapon o tanghali.